We the best music. So hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So in today's video, yes, as you can see sa ating title, this is my July favorites. So magsisimula muna tayo for my skin. So sa aking skin, ang gusto kong moisturizer is ito. Yung aking all-time favorite na MU oil, kaya lang paubos na siya, so hindi ko alam kung saan ako makakabili nito. Pero most likely hindi na kasi nga yung MU is hinahunt na sa Australia, so most likely titigil na yung proseso nito. And mag-aanap ako ng panibago kong moisturizer. Next, etong Vaseline. Simula nung makilala ko to na 100% petroleum jelly. Alagang siya na yung pinaka-favorite ko. Like, sobrang nakaka-hydrate ang skin, lalo na yung lips ko. Sa mga dry na parts, ng lalo na yung siko, ganyan, minsan paggabi, nilalagyan ko rin sila and gustong-gusto ko yung mga resulta. So, ayan, next. Etong ubos na Super Smooth Body Lotion 24 Hours from Bath and Body Works. Gustong-gusto ko to, napakabango. Nakakaano talaga siya, nakaka-moisturize ng skin. Hindi ko alam kung magkano to kasi bigay lang sa akin to from US. So, ayan. I really love this one. And, syempre, pabango. Ito yung gustong-gusto kong pabango. This is from Bath and Body Works also. Sobrang mild lang niya. Hindi siya yung masakit sa ilong and mabango pa. Try nyo rin siya. Love and Sunshine from Bath and Body Works. Konti na nga lang eh. Next, oh, yung aking bagong moisturizer din. Ayan, yung 100% natural sunflower beauty oil from Human Nature, 299 pesos. Gusto ko rin siya, kaya lang naninibago pa ako kasi nga oil. Ayoko ng oil sa mukha, but nagwo-work siya for me, so I really like this one. Dapat try niyo rin to, guys. Next, itong Light Therapy Acne Spot. Gusto ko siya kasi nagwo-work siya sa akin. Hindi ko alam kung magkano yung presyo niya, pero ililink ko kung ano man yung aking ma-research about this one. Gustong-gusto ko siya sa aking pimples, sa aking treatment sa pimples ko kasi talagang naaani niya yung pimples ko, na nare-reduce niya yung appearance ng aking pimple, and I really like this one. Proceed naman tayo sa ating makeup. Gustong-gusto ko to, yung Hoola Bronzer from Benefit. Gustong-gusto ko siya sobra. Ang ganda-ganda niya sa skin. Like, ano lang, shara lang siya sa skin, sa face mo. Hindi siya yung parang may cut na contour. Parang may cut na mapapansin mo na, ay, may contour siya, yung ganun. Shara lang siya sa skin and I really like this one. Bigay lang siya sa akin, ng kapatid ni Jad. And cute yung packaging niya sobra. Like, napaka-handy. Kahit saan mo siya dalhin, pwedeng-pwede. And eto, EB, Ever Balena Contour Duo. Gustong-gusto ko rin to. Kasi, ayun, ganyan yung napaka-subtle lang din niya sa skin. So, once na pinag-combine ko sila, contour and what's this one? Bronzer. Napakaganda ng effect. Sobra. I like this one so much. And etong Benefit Dandelion. Hindi ko alam kung blush siya or whatever eh. Brightening Face Powder. Hindi ko alam kung ano siya. Highlight? Pero most likely not highlight. Pero ayan, gusto ko rin siya. Kasi it's Benefit. Come on, guys. Sinong may ayaw ng Benefit, diba? So, ayan. Gusto ko rin siya. And this one, yung aking to-go lip tint. Itong MEA Cosmetics. Watery nga lang siya. Yun yung ayoko sa kanya. Pero, gustong-gusto ko siya. The fact na organic siya. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. And, sara lang siya sa akin. Hindi siya yung once na nilagay mo. Parang, ay, pak na pak, ganun. Ayoko naman nung red na red. So, ayan. This is my go-to lip tint. Gusto nyo maka-avail ng ganito, message nyo lang ako. Ayan. And yung aking blush on. Gusto ko yung EB Advance Golden Goddess na blush on. Wala na nga siya, pero minsan ginagamit ko pa rin siya. Pero surely, nabibili pa ako ng isa. Gusto ko yung blush on nito. Pero yung contour, pwede na. Pero gusto ko yung blush. Yung blush talaga yung pinaka gusto ko rito. And this one, syempre Benefit ulit. Ito. Yung The Pore Professional. Gustong-gusto ko yung effect nito sa akin. Gustong-gusto ko yung resulta nung primer niya sobra. And meron siyang binibigay na coverage, pero light. And it really makes your foundation so smooth. Like yung pores mo, talagang wala. Blackout talaga. Wala. Uyan na. May nanalo na. Ganon. Tinitipid ko nga siya kasi napakaliit lang niya. The best tong primer. So kung gusto niyo mag-primer,
better na mag-invest kayo sa magandang primer. And syempre, yung aking concealer na from Maybelline Fit Me Concealer. This is in light shade. Gusto ko rin to kasi nga maganda yung coverage niya. Medium coverage siya sa akin. Gusto ko rin siya. This is my go-to concealer. Magta-try pa tayo ng ibang concealer. Try naman natin yung local na concealer. Soon on my channel. Last but not the least, etong pang eyebrow. Syempre, kilay is life. Alam niyo yan. Ito yung unang-una kong ginamit. Like, simula nang mamulat yung mata ko sa makeup. Ito na yung pang eyebrow na ginamit ko. And then, nag-switch ako sa Nichido. And then, bumalik ako sa kanya. Ito yung EB Cleopatra. Ganyan na nga lang siya kalit. Ayan. Nakalimutan ko yung presyo niya. Pero most likely, 79 to 89 pesos. Sobrang ganda niya sa aking eyebrow. Like, kahit ganituin mo lang siya. Like, ilagay mo lang siya sa brush. Kahit huwag ka na magpantay-pantay. Tapos, i-swipe mo lang siyang ganyan. I-brush mo lang siya sa eyebrow mo. Yan. Parang pang mabilisan, lalo na pag nagmamadali ka. Pwedeng-pwede na siya. Ililinisin mo na lang siya ng concealer eh. Pwedeng-pwede na siya. So, ito talaga yung aking favorite na pang eyebrow. And ito, hindi ko siya nagustuhan. Hindi siya nag-work sa aking skin. Actually, nung ginamit ko siya, mas dumami pa yung aking pimples. So, tinigilan ko na siya kaya yun. So, I think that's all for my July favorites. Sana nag-enjoy kayo. Comment down below kung ano yung mga nagustuhan nyo, kung ano yung mga mare-recommend nyo pa, or any suggestions na dapat gawin ko, na gagawin ko pa. And ayun lang, thank you so much for watching, and I'll see you guys next time. Bye!